Hello guys, so welcome back to my YouTube channel, and this is your host again for today, for tonight. Yes, this is Merge Garcia at your service again. And for today's vlog guys, mag-rant lang ako dito sa mga hospital na to, and wala akong babanggit yung pangalan. Ayoko pa makulang, hindi, joke lang. Para to sa lahat ng hospital na mga hindi tumatanggap ng mga pasyente, lalo na yung mga nag-aagaw buhay. Yes po, tama po yung narinig nyo, mga nag-aagaw buhay na. So bakit nga ba nasabi? Bago ko magbigay ng commentaries, ipapakita ko sa inyo yung video, and meron akong ipapakita sa inyong screenshots, na screenshot ko na patunay na mga merong mga ospital na hindi tumatanggap ng mga ibang pasyente bukod sa COVID-19. Yes, you heard it right guys. So, this is the clip. So, let's go. Parang kami sa hospital. Maghapon na kami rito, naghahanap tayo sa pwedeng dalhin yung pasa, walang mag-aksa sana po. Palipatin kami, wala naman magtanggap sa amin kahit sa hospital, kahit sa private, ayaw. Minerman po ER, Minerman po ER po. Tatlong araw na hindi kumakain si Cardo. Sabi ko kahit swerohan man lang, parang di na pagkaano yung katawan niya. Pilipilit sila transfer kami, wala nang tumanggap. Kahit sa private, sa PGH tumawag kami, hindi rin pwede. Hindi kami pupunta. Senior citizen na may sakit, namatay matapos tanggihan umano ng 6 na pagamutan. Babala ng Pangulo sa mga ospital na tumatanggi sa mga pasyente. You fail on that, I will relieve all of you. So yan nga guys, nakita nyo na at napanood nyo na yung isang nanay na nagmamakaawa. Na nagbivideo about doon sa hindi sila pinapasok sa isang ospital. And sobrang nakakadurog ng puso para sa isang ina na makita yung kanyang anak na nahihirapan. And yung ibang screenshots, nakita nyo na rin. So yan, isa namang kapamilya, yung kanyang kapamilya is naabutan na ng pagkamatay ng, dahil sa mga merong mga ospital na hindi tumanggap sa kanyang kapamilya. So, hindi ko mag-get. Yes, I know, nagkukulang tayo sa mga resources, sa mga rooms, sa mga bagay sa ospital na hindi ko alam kung bakit hindi magawan ng paraan. Hindi ko alam kung bakit hindi kayang gawan ng ibang paraan. Napaka-selfish naman natin para hindi i-accommodate yung ibang tao na mas nangangailangan ng pangangalaga natin, or ng kasi yun yung sinumpang tungkulin ng isang ospital, di ba? Ibig sabihin natin na wala silang hawak na pera ngayon, pero at least makakagawa sila ng paraan. Alam naman natin yun, di ba, meron namang policy na hanggat hindi nababayaran sa hospital, hindi naman makakalabas, di ba? Meron din namang mga para sa mahihirap na pwedeng gawin, di ba? Nakakainis lang kasi ayokong mag-grant dahil yung mga hospitals dito sa amin sa Batanes very accommodating and maayos naman, pero hindi ko alam kung bakit sa ibang hospital is bakit ganito. Yes, I know, nasa gitna tayo ng pandemic and nasa gitna tayo ng crisis. Pero di ba dapat mas i-accommodate natin sila, kasi baka mas kailangan nila tayo ngayon. Mas kailangan nila kayo ngayon, guys. Di ba? I hope na yung makakapanood dito, and I hope kung mapanood man to ng umabot man tayo man to sa mga mas kinauuhulan. I hope sana maparusahan yung mga hospital na
nagkakaroon ng lakas ng loob para hindi tanggapin yung mga taong nag-aago buhay, yung mga taong may sakit kahit na hindi COVID, is maparusahan. Sana maparusahan kayo. Kasi hindi naman sa pinapanalangin ko, pero paano yung mga taong nag-aago buhay, yung mga nawala na ng buhay nang dahil lang sa hindi nyo pagtanggap, kailangan pa daw ng pass from the barangay, from the municipality of, di ba, mga ganyan, kailangan pa daw ng referral, kailangan pa daw ng pasa-pasa. So what if kung ilang oras na lang mabubuhay yung pasyente kapag hindi siya nabigyan kagad ng medical care, di ba? So I hope guys na ma-open yung mind natin, and kung merong mga sakaling nurse or doctor or hospital na may-ari ang makapanood nito, so please lang po isipin natin tayo yung nasa sitwasyon ng ibang tao na nangangailangan ng medical care agad-agad. Walang pera yung ibang tao, nasa gitna tayo ng crisis. Ang nagtatrabaho sa ospital is mayayamang tao, I mean yung mga doctors. I hope sana magkaroon man lang tayo ng puso at tumulong sa kanila, even though hindi financially, di ba? At least matulungan natin sila makapasok sa ospital, mabigyan ng remedy yung nararamdaman nila. Di ba? Yun lang po. Pasensya na kayo sa rant ko, guys. Pasensya na kayo kung sa lahat ng vlogs ko is puro rant na lang. Pero kaya natin ginagawa to is just to open the minds of Filipino people. Ma-open yung utak ng bawat isang Pilipino na mabaguhin yung sistema, na mabago yung sistema ng kada isang Pilipino. Lalong-lalo na po kapag dating sa buhay ng isang tao. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo itong video natin, and alam ko medyo mabilis kasi gabi na, and medyo paggabi na kasi baka mamaya marinig tayo ng kapitbahay natin. So yun lang guys, sana maparating nyo to and maparating natin to sa mga kinauukulan, lalo na po sa mga hospital owners, mga doctors and nurses, na tulungan natin sila. Huwag natin silang bigyan ng chance para hindi mabuhay. Tulungan natin sila, dahil kapag tayo ang nangailangan ng tulong, magkakaroon din ng mga taong tutulong sa atin, kasi one day nakatulong tayo sa ibang tao nang hindi tayo nanghihingi ng kapalit. Hindi naman sila nanghihingi ng financial needs eh. Ang kailangan nila sorry, is makapasok sa ospital para mabigyan ng remedy at ng medical care yung kanilang mahal sa buhay or sila mismo. So yun lang guys, I hope you enjoyed this video and may pass yung mga dati kong mga naipos na, and yun lang guys, I hope okay lang kayo dyan sa mga bahay nyo. And ulitin ko, this is your host for today, I mean for tonight, George Garcia, ending this vlog. Bye-bye.